Nagdadalam hati ngayon ang pamilya at kamag-anak ni RTC Branch 25 Judge sa Tagudin, Lucuzur, Romeo Banyes, na kung saan tinambakan ng hindi pa kilalang riding intending masazen sa Barangay Mamiltac, City of San Fernando, Lanyon, pasado alas 5 kahapon ng hapon. Ito nga po, may nangyari tayong pamamaril na kung saan ang biktima natin ay isang presiding judge ng RTC Branch 25 ng Tagudin, Ilocos Sur. So, meron po tayong meron po mga witnesses na biktima raw ito ng riding in tandem. Ito ang sasakyan ni Judge Mario Banyes noong pinagbabaril ng riding in tandem dito sa Barangay Mamiltac, City of San Fernando, Lanyon. Si Judge Banyes ay hindi na umabot na buhay sa Bethany Hospital dahil sa tinamuni ang tama ng bala ng caliber 9mm sa kanyang ulo na sanhin ang kanyang agarang pagkamatay. Based po sa initial investigation ng ating mga investigador na pumunta sa hospital, dito rin po sa may parting bato sa left side. Sir, ano yung mga evidence na recovered? So far po, may na-recover tayo na isang empty cell at isang slug sa crime scene. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na si Judge Banyes ay galing sa Tagudin, Ilocos Sur, lulan sa kanyang Hyundai Accent, kulay blue, na may plakang ACL 1508, apauwi sa kanilang bahay sa Barangay Dalangayan West, City of San Fernando, Lanyon, noong nakarating sa Barangay Mamiltac, malapit sa sanitary landfill. Doon na siya pinagbabaril ng mga salarin, lulan ng isang motorsiklo at bumaliktad ng kanyang kotse dahil bumangga sa mabatong bahagi sa shoulder ng kalsada. Tapos na po ang ating case conference at nagbigay po ng instruction ng ating provincial director sa mga anggulo na dapat natin tutukan. Yung po mga CCTV footages, mga witnesses at siyempre po yung motibo, kung ano mga possible motives sa nangyaring pamamaril. Ayon din sa isang eyewitness na ayaw niyang lumawas na magtistigo na noong bumaliktad ang kotse ni Judge, binalikan pa ng mga salarin upang tignan kung sigurado na patay na at mabilis na tumakas, hindi na nalaman na direksyon. Sa payag ni Daryl Banyes, na may kinalaman ang mga kontrobersyal na kaso na hawak ang kanilang ama, tulad ng kaso ng druga, mga high profile cases at pinawalang sala na kaso ng isang aktivista sa kasong mother, na ayon sa impormasyon na isa itong membro ng NPA. Man, I don't want to be irresponsible and throw accusations left and right. But ang masasabi ko lang is ayun, my father handled a lot of cases related to drugs. And I think people who are listening to this story also would be familiar of yung case doon sa NPA, yung activist na tinatawag ng military na NPA na inacquit ng father ko of all charges. The activist was cleared of all charges. So parang ayun, like meron yung the speculation kumbaga comes from yung nature of his cases na hinahanap, pero dahil nga walang death threat, nothing at all, we don't know exactly who is responsible for the death, for his killing. Puspusan pa rin ang sinasagawang investigasyon hinggil sa pag-ambus ni Real Trial Court Judge Mario Ibanez dito sa Barangay Mamiltac, City of San Fernando, Lanyon, upang malaman ang pagkakilanlan ang mga riding in tandem o ang mga salarin. Yan ang aking report para sa Northbound Philippines News.